Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Magandang umaga po sa bawat isa at sa lahat ng nakikinig ng ating programa. Ako po si Alvin Acuram from CRC Summerfield at samahan niyo po ako sa ating daily devotion na Tinapay Mula sa Langit. Bago po tayo magsimula, samahan niyo po muna ako sa isang maiksing panalangin. Panginoong Jesus, salamat po sa umaga na iyong pinagkaloob sa bawat isa sa amin dahil patuloy mo kaming binibigyan ng panibagong araw, Panginoon. Salamat dahil nandyan ka palagi para gisingin kami at bigyan ng lakas, Lord. Gabayan niyo po ako, Panginoon. Gabayan niyo po ang bawat isa at let your anointing flow mag-deliver ng message mo sa amin ngayong umagang ito. Tago niyo po ako sa inyong lukuran at kayo po ang makita at magliwanag, Panginoon. At lahat ng ito ay tinataas ko sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Tayo po ay babasa sa Leviticus 14 verse 12 to 14. At ang title po nito ay One Male Lamb as a Trespass Offering. Verse 12, kukunin ng pari ang isang lalaking tupa at ang isang basong langis at ihahandog niya ito bilang handog na pambayad ng kasalanan. Pagkatapos, itataas niya ito sa Panginoon bilang handog na itinataas at ang papatayin niya ang tupa sa banal na lugar doon sa pinagpapatayan ng mga handog sa paglilinis at handog sa sinusunog. Ang tupang ito na handog ay napakabanal at ito ay para sa mga pari. Katulad ng handog na pambayad ng kasalanan. Pagkatapos, kukuha ang pari ng dugo ng tupang handog na pambayad ng kasalanan at ipapahid sa ibabang bahagi ng kanang tainga ng taong naghandog at kanya ang kanang hinlalaki sa kamay at paa. Sa ating binasa, ang pari ay kukuha ng isang lalaking kordero or lamb at iaalay bilang handog dahil sa pagkakasala. At ang log of oil ay iwiwisik bilang wave offering sa harap ng Panginoon. Kung magkagayoy, papatayin niya ang kordero sa dakong pinagpapatayan niya ng handog dahil sa kasalanan at ng handog na susunugin. Sa isang dakong banal, sapagkat ang handog para sa kasalanan ay sa saserdote o pari. Gayon din ang handog dahil sa pagkakasala. Ito ay pinakabanal. Ang pari ay kukuha ng dugo ng handog dahil sa pagkakasala at ilalagay niya ito sa dulo ng kanang tainga ng taong lilinisin, sa hinlalaki ng kanyang kanang kamay at hinlalaki ng kanyang kanang paa. Narito ang isang kapansin-pansing pagkasira mula sa karaniwang handog dahil sa pagkakasala. Sa kaso ng naibalik na kitongin, ang saserdote ay kumuha ng dugo ng unang inihain na kordero at inilapat ito sa kanang tainga, kanang hinlalaki at kanang hinlalaki sa paa upang pabanalin at italaga ang nilinis na kitongin. Ito ang parehong prosesyon na ginamit sa pagtatalaga ng mga pari. Tagpuan sa Levitico chapter 8 verse 22 to 24. May tatlong paalala ito sa atin. Ang unang dugo sa kanang tainga ay presentasyon na ito ang dapat na unang makinig sa Diyos. Pangalawa, ang dugo sa kanang hinlalaki ng paa ay representasyon na dapat ilagay ng isang tao ang kanyang kamay upang gawin muna ang kalooban ng Diyos. Pangatlo, ang dugo sa kanang hinlalaki ng paa ay representasyon na dapat sundan muna ng isang ito ang landas ng Diyos. Sa makatuwid, ang isang nilinis na kitungin ay may espesyal na pagtawag at isang espesyal na pagpapahid tulad ng ginawa ng mga pari. Ang ritual na ito ay nagpapatibay at nagpapahayag ng radikal na pagbabago ng buhay na nangyari sa gumaling na kitungin. Siya ay isang bagong tao, ipinanganak na muli at ang kanyang buhay ay pag-aari ng Diyos sa isang espesyal na paraan. Dahil ang ketong ay larawan ng kasalanan, nakikita natin kung paanong ang ritual na ito ay may espiritual na aplikasyon sa bawat makasalanan na nililinis, pinanumbalik at pinalaya ni Jesus. Ating matatagpuan sa 1 Corinthians chapter 6 verse 20, tayo ay binili sa isang halaga at kung gayon ay dapat luwalhatiin ng Diyos ng ating mga katawan. Pinakita po mula sa nabasa natin ng ibang tuntunin na sinasagawa noong unang panahon. Ang mga ritual na ito ay tunay na napakabanal. Ang isang taong may sakit sa balat ay nilinis at nagkaroon ng bagong buhay at siya ay ginawang banal. Tulad natin, ang sakit na ito ay may halang tulad sa kasalanan. Ang kasalanan ang siya nagbibigay sa atin ng mga sakit at karumihan ng tanging Panginoon lamang ang makapagpagaling. Ang mga handog ay naglalarawan ng pambayad sa kasalanan. Gayon din dahil kay Jesucristo, inalay ang kanyang buhay para sa ating mga kasalanan. Tayo ay nabigyan ng pag-asa na magkaroon ng panibagong buhay. Buhay na malinis at magaling sa anumang kasalanan. Bawat isa sa atin na nilinis at ginawang banal dahil sa dugo ng Panginoong Jesus ay marapat na magbalik at magbigay ng papuri
at walang hanggang pasasalamat sa Panginoon. Niligtas niya tayo mula sa kabayaran ng kasalanan, ang kamatayan, at binigyan ng buhay na walang hanggan. Tunay ang Diyos lamang ang makapagpabago, makakapaglinis at makakapag-alis sa atin mula sa kasalanan. At sa ating pong pagwawakas, samahan niyo po ako sa ating pangwakas na panalangin. Father God in heaven, salamat pong muli sa umagang ito na pinagkaloob ninyo sa amin. Salamat po sa mensahe na iyong pinagkaloob, Panginoon. Tunay nga po na kayo ang Diyos na naglilinis ng aming mga kasalanan, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nagtubos sa amin, Panginoon, sa aming mga kasalanan. At salamat po dahil patuloy niyo kaming minamahal sa kabila ng aming kasalanan. Salamat sa paglilinis niyo sa amin, Lord. Salamat sa unfailing love na pinagkaloob niyo sa amin. Patuloy ka pong manahan sa aming mga puso, Panginoon. Patuloy mong pakalinisin ang aming mga buhay at patuloy kaming lalakad ng ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Salamat po dahil nandyan ka palagi para i-guide kami sa anumang gagawin sa buhay, Panginoon. We thank you and we honor you, Lord. Patuloy ka naming pinupurit, pinapasalamatan sa bawat umaga na iyong pinagkaloob sa buhay namin. Salamat sa kalakasan mo, Panginoon, na pinagkakaloob sa bawat isa. In this we pray, in Jesus' name, Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagdilaya ng salita ng Diyos mula sa ating mga puso dahil lubos po ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po nating i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Good morning po.